Mga master, hindi naman po nababahala itong senador na si Manny Pacquiao sa ginawang pag-endorso ng One Cebu Party kina BBM at Sara Duterte. Yan ang ating pag-usapan sa episode na ito. Pero bago yan mga master, huwag kalimutang mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Ipinagkibit balikat lamang ni senador Manny Pacquiao ang pag-endorso ng One Cebu Party na pinamunuan ni Cebu Governor Gwen Garcia sa kanyang katunggali na si Bongbong Marcos or BBM at sa pagka-vice pangulo naman, vice presidente na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Naganap nga kahapon mga master sa General Assembly ng One Cebu Party ang formal na pag-endorso ng partido sa kandidatura ni na BBM at Sara Duterte. Ayon sa pambansang kamao mga master ay normal lamang itong nangyayari kapag panahon ng eleksyon na may mga partido o grupo na nag-i-endorso ng isang kandidato samantala ang ibang grupo naman ay nag-i-endorso sa iba pang mga kandidato. Naniniwala kasi si Pacman mga master na ang mga mahihirap ay boboto sa kanya. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Manny Pacquiao sa naganap na endorsement ng One Cebu Party kina BBM at Inday Sara. Alam mo, dito sa eleksyon na ito, yung mga politician, yung mga nasa posisyon, ibang sinusuportahan, nagkaisa sila, ibang sinusuportahan. Yung mga malalaking company, iba ang sinusuportahan. Pero yung mga mahihirap, iba naman ang sinusuportahan. No? At yung mga mahihirap, alam ko, kay Manny Pacquiao nakasuporta. Yung mga nangailangan ng tulong at nakaramdam sa kanilang pakiramdam sa hirap sa buhay, kay Manny Pacquiao nakasuporta. Yun naman ang pinaglalaban natin at yun ang mission natin, na matulungan sila. Samantala mga master, aminado naman si People's Champ Manny Pacquiao na hindi siya masyado nakikiusap sa mga incumbent para siya ay suportahan dahil natatakot umano siya na baka siya ay singilin pagdating ng panahon. Siya kasi ay ayaw na ayaw sa korupsyon kaya na lamang ay hindi siya lumalapit sa mga incumbent na mga politiko sa iba't ibang dako ng bansa. Ayon kasi kay Pacquiao, nais niyang ipapakita sa taong bayan na dito sa bansang Pilipinas ay mayroong mangyayaring pagbabago at mayroong bagong liwanag. Subalit kahit paulit-ulit na sinasabi ni Pacquiao na sa kanya naman na boboto ang mga mahihirap na Pilipino, nananatili pa rin mga master na nasa malayo si Pacquiao sa mga ginaganap na election survey ng iba't ibang grupo. Ibig sabihin ba nito mga master na hindi kasali sa mga ginagawang survey ang mga mahihirap na sinasabi ni Pacman na boboto sa kanya? Yan ay ating malalaman pagdating po sa resulta ng May 9, 2022 elections.